everyone, welcome to my YouTube channel. So ngayon po ang topic ko natin ay tuturo ko sa inyo paano ba makakabenta ng mga products. Ito guys ay para sa inyong lahat. Ituturo ko sa inyo paano ba ako nagkaroon ng maraming customers although andito po ako sa ibang bansa. So ito guys yung ginawa ko, bakit ba ako nagkaroon ng napakaraming customers. Ituturo ko sa inyo through my experience. So, back Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa nagkaroon po ako ng mga customers. So ito guys, panoorin niyo po ito hanggang matapos po, and then hopefully may matutunan po kayong aral sa ituturo ko sa inyo guys. So please po guys, sa lahat po ng hindi nakaka-subscribe sa aking channel, please pa-subscribe naman. Guys, dapat po familiar po tayo sa mga products na binebenta natin. Alam nyo guys, ito ang isa ding pinaka-importante kasi meron kasi yung mga customers natin na daming tanong, tinatanong kung saan ba to, pwede ba to or ganito. At kung hindi naman kayo familiar, pwede kayo magtanong sa ibang online seller, yung mga like sa akin, tinatanong ko sa upline ko kung paano ba to, para saan ba to. Yun po, pwede kayong magtanong para alam nyo naman po kung anong isagot nyo at aralin nyo po yung kung paano pa ginagamit yung mga products. So yun po guys, ka-importante yung mga prices. Dapat po alamin po natin kung magkano pa yung price yung mga binibenta natin. So, dapat familiar po tayo sa mga products natin. And then, tip number 2. So, dapat po, lagi po tayong mag-post sa Facebook timeline po natin. Alam nyo guys, ito ang pinaka-importante din po to guys. Kasi sa ngayon, uso na ngayon ang social media. Lahat po, nakaka-Facebook, ganyan. So, dapat pala everyday, kung maaari sana, everyday po tayo mag-post ng mga products po natin through online. At huwag po tayong mawala ng pag-asa kahit wala pong pumapansin sa mga posts natin. Pero pag yung mga sexy photos, pinapansin nila, madaming mga nagpo-comments. Unlike yung mga products na binibenta mo, wala, scroll up lang sila ganun. So, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Darating at darating din yung time na may papansin sa papansinin nila yung binebenta yung products. So, yun po guys. Dapat po everyday mag-post po tayo sa Facebook timeline po natin. At kung mga iba naman, yung mga nandun sa provinces, yung mga hirapan sa signal, walang kita, wifi, pwede naman pong ibenta natin sa mga kapitbahay natin. Pwedeng puntahan natin and then sabihin natin yung product na binebenta natin. And then tip number 3. Ito guys, dapat po marunong po tayong makipag-communicate sa mga customers natin. Kahit sila ay ano to, minsan meron yung mga customer na masungit minsan. Hindi mo alam yung ugali nila. Meron yung ganun na customer na-cancel yung mga ano to, yung orders. Okay lang yun, okay lang yun guys. Meron din na bibili sa na-cancel na order na yun. We always think positive guys, always think positive. Hindi yung kinancel, post agad sa Facebook, murahin agad. Wag ganun guys. Dapat maging patient po tayo sa mga customers natin. Remember, customer is always right. Sila always right ang mga customers natin. So, ito guys, ang malupet, malupet na malupet. Tip number 4. Ito guys, yung talagang paano ako nagkaroon ng napakaraming customer. Shout out to my mentor, Miss Marisa Miko. Thank you very much sa pagtuturo mo sa akin. Ito guys, sabi niya sa akin, gawa ako ng group page. So ngayon, hindi ko alam kung ano yung group page. So tinuro niya sa akin paano ba gagawa ng group page. So yun po ang ginawa ko. Kumawa ako ng group page
At yun po, biglang dumami yung mga members sa group page ko. Ito guys, ang ginawa ko kasi, gumawa ko ng group page. Sa lahat pa po na hindi nakakalam kung paano gawa ng group page, comment below lang po. Turuan ko po kayo paano po gagawa ng group page. So ito po guys, kasi ang maganda dito sa group page, kahit maraming members sa group page mo, hindi mag-full yun. Unlike sa Facebook, I think, if I'm not mistaken, sa Facebook kasi may limited ata yun, may limited na yung friends mo, di abot ng 15,000 ganon. Kaya ang yun pa maganda sa group page, na kahit maraming members, hindi po mag-full yung ano to. Hindi po mag-full, yan po guys. Kaya ito guys, ang ginawa ko, yun po, hindi po mag-full. At nung gumawa po ako, lahat ng mga friends ko, all friends, in-invite ko sa page ko. So ngayon, meron yung mga friends ko na hindi ko po sila kilala. Tapos sila po, sineshare naman yung mga pinupost ko. So, yun po, share, hanggang dumami po ng mga members sa aking group page. Kaya, yun po, dun po nag-umpisa kung bakit po akong maraming customer hanggang kahit andito ako sa ibang bansa. So, ang tanong nyo guys, ano po ang ginagawa ko? Luzon, Visayas, Mindanao, Dubai, Kuwait, Malaysia, karoon ako ng customer, paano ba? Eh, andyan ka sa Hong Kong. Andito ako sa ibang bansa. Ano ba ang ginawa ko? So, ito guys, ang ginawa ko. Meron po kami shoutout to Prof. Rhea Cantomayor. Thank you so much sa pag-assist sa mga customers ko. Ito guys, sa Pilipinas po, meron po ako mentor na nag-assist sa mga customers ko. Nagpapadala po sila ng pera sa kanya. Si Prof. Rhea naman pinapadala sa kanila yung mga nag-order through LBC. So thank you guys sa lahat ng mga customers ko. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo. So yun guys, ang ginagawa ko po. So ngayon, hindi lahat po guys, ha? Take note, hindi lahat ng mga umu-order sa'yo ay may tiwala sa inyo. Kasi puso ngayon ang scammer. So natural lang po yun. Natural lang po yun na magduda sila. So wag, ganito ang ginagawa ko. So ngayon, sa akin, easy product ha guys, yung binibenta ko. So ang ginagawa ko, kung ayaw nyo magpadala sa amin, punta po kayo sa malapit na branch office namin sa inyo. Punta kayo, ibigay nyo itong ID number ko para magkaroon kayo ng discount. Yun po ang ginagawa ko. At ito po guys, ang tanong nyo, bakit ako nagkaroon ng mga customer sa Dubai, ganun. Ang ginagawa ko po guys, meron po kasi yung WhatsApp number, yung andun sa branch office sa Dubai. Ang ginagawa po namin, kinukuhanan namin ng information yung customers, although hindi nga ngayon pandemic, hindi sila nagbubuka sa branch office, through online lang sila. Dine-deliver nila sa ano po, sa lugar kung saan yung order. Yun po guys. So, ayan po. Kinukuhanan namin information, sinesend namin sa nagmamanage ng branch. Ayan po guys. At yun po, dinideliver nila. Cash on delivery po ang ginagawa po nila. So, yun po guys ang ginagawa ko. Bakit po, kahit po andito ako sa ibang bansa, dito sa Hong Kong, nagkakaroon pa rin ako ng customer. Yun po ang ginagawa ko sa guys. So, sana po may natutunan po kayo sa tip ko. Kasi ito ay through my experience. Sinishare ko lang po sa inyo guys kung paano po ako nagkaroon ng napakaraming customer. Ayan, yun po ang ginawa ko. Always be patient. Always think positive kahit walang pumapansin sa mga posts mo. Be positive, meron at meron. Darating din yung time na may order sa mga pinupost mo. Ayun guys, so number one,
is dapat familiar po tayo sa mga products natin. Yun po guys. And then number 2, dapat like po tayo mag-post sa Facebook timeline natin. And then number 3, tama ba? Number 3, dapat marunong po tayo makipag-communicate sa mga customers natin. Always be patient. Ayan guys. And then number 4, kung maari po, gagawa po tayo ng group page. Kasi sa ngayon, social media, lalo na't pandemic. Again, sinabi ko kanina. So, ayan guys. So, thank you very much sa inyong lahat. Comment below lang po kung may gusto po kayong tanong sa akin. And then, I will try my best to answer your question. So, ayan guys. Thank you to all my customers. Please join sa aking page. Maraming salamat po sa inyo guys. At ayan guys, stay safe, stay healthy, always use face mask. Kailangan mag-use tayo ng face mask lalo na ngayong pandemic. At always take a food supplement, vitamin C, para laging malakas ang ating katawan. So ayan guys, and then once again, sa lahat po na hindi nakaka-subscribe sa akin channel, please pa-subscribe naman po. And then, thank you very much once again. Bye-bye!